17 ng Hulyo, Biyernes sa 15 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Naglakad si Jesus sa mga taniman ng trigo minsang araw ng pahinga. Nagutom ang kanyang mga alagad at sinimulan nilang alisin sa uhay ang mga butil at kainin yon. Nang mapansin ito ng mga Pariseo, sinabi nila kay Jesus, "Tingnan mo ang iyong mga alagad. Gumagawa sila ng ipinagbabawal sa araw ng pahinga." Ngunit sumagot si Jesus, "Hindi niyo ba nabasa ang ginawa ni David noong magutom siya at ang kanyang mga kasama? Humasok siya sa bahay ng Diyos at kinain ng tinapay na inihain para sa Diyos. Kayong bawal sa kanya o sa kanyang mga kasama na kainin ito, liban sa mga pari. At hindi niyo ba nabasa sa batas na sa araw ng pahinga, walang pahinga ang mga pari sa templo, pero wala silang kasalanan dahil dito? Sinasabi ko naman sa inyo, dito'y may mas dakila pa sa templo. Kung nauunawaan niyong talaga ang salitang ito, 'Awa ang gusto ko, hindi handog,' hindi niyo sana hinatulan ang walang sala. At isa pa'y, ang anak ng tao ang Panginoon ng araw ng pahinga." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pagsasadiwa. Tingnan mo ang iyong mga alagad, gumagawa sila ng ipinagbabawal sa araw ng pahinga. Ang pag-alis ng trigo mula sa uhay sa araw ng pahinga ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas ng relihiyon ng mga Hudyo. Para sa mga Pariseo, kasalanan ang ginawa ng mga alagad ni Jesus sapagkat ang araw na iyon ay araw ng pahinga. Ngunit sa naging tugon ni Jesus, itinama niya ang maling pangunawa ng mga Hudyo hinggil sa batas na ito. Sa kanyang mga ipinahayag, nilinaw niya ang batas hinggil sa araw ng pahinga, na ginawa para sa kabutihan ng tao at hindi ang tao para sa kabutihan ng batas. Ang Panginoon ay nakahihigit sa kanino man. Siya ang katuparan ng mga batas at siya rin ang nagtataglay ng tunay na kahulugan ng mga batas. Hindi ipinagkakasala ng tao ang paggawa ng mabuting bagay para sa kanyang kapakinabangan at sa kapakinabangan ng iba, kahit ito man ay ginawa sa araw ng pahinga. Ang batas ng pag-ibig ang pinakamahalaga sa lahat ng mga batas, sapagkat ang tanging layunin nito ay ang itaguyod ang anumang ikabubuti ng lahat. Pagsasagawa. Huwag sana nating kalilimutan na hindi lahat ng batas na maaaring gawin ng tao ay naaayon sa tunay na kalooban ng Diyos. Ipagdasal natin ang ating mga mambabatas upang gabayan sila ng Diyos sa pagbuo ng mga batas na tunay na magtataguyod sa kabutihan ng tao.